matapang na sumusugod sa bawat laban. Baon ang Tatak Tamaraws. Buong tapang na lumalaban at inuuwi ang bawat tagumpay dito sa Morayta. Sila ang proud bearers ng green and gold, ang students ng Far Eastern University. Ako po si Gretchen Ho. Ako naman po si Robbie Domingo, and we are on our third stop dito lang sa UTown Season 3! Sigaw natin sa UTown ngayon ay Let's go Tamaraws! Let's go! Aba, masaya po pumabalik natin dito sa FEU dahil this year, they're celebrating their 90th anniversary. 90 years and counting. May forever dito. And the FEU community continues to shout, be brave to be great. At sa mga hashtags na ginamit nila last UAAP season, ang pinakatumatak doon yung hashtag be brave. Napansin mo ba yun? Oo, like na naririnig yun. Sa social media, di ba? At isa sa mga UAAP sports kung saan tumatak ang bilis ng pagsugod ng Tamaraws ay ang athletics o track and field. Tama. At FEU takes pride in its historic 8-peat championship. Kaya naman, sinubukan namin ang Phenom powers ng aming co-host na si Alyssa. Dahil nakisabay po siya sa training ng mga Tamaraws para malaman kung paano sila tumutodo sa pag-arangkada. Better take notes as Alyssa trains with FEU's hashtag champions. At ngayon, we have the opportunity na mas makilala ang mga hari ng track dito mismo sa home court ng FEU Tamaraws. It's time to train with the hashtag champions. At ngayon kasama natin ang veterans ng FEU Tamaraws na si Ray John, Johnwell at syempre ang UAAP Season 80 MVP na si Clinton. Kumusta naman guys? Okay naman. Since mga veterans na kayo, kayo yung mga mas matatanda sa team, paano nyo ba na-maintain yung motivation nyo to stay on top after 8 consecutive championships? Sa aming kating mga senior, yung eagerness namin, pinapasa namin dun sa mga bago naming recruit para pagdating ng panahon, yung eagerness na pinasa namin sa kanila, papasa din nila dun sa mga darating. Lahat ng mga pupunta namin na mga junior, bago recruit namin, parang pinapa-adapt namin sa kanila yung bagong generation namin. Napakasarap naman talaga maging seniors tong mga nasa tabi natin ngayon. Sa kanila palang may inspire na tayo at mamomotivate para galingan ng mga future FEU Tamaraws. At ngayon naman, si Kuya, ito ang pinakakuya ng lahat, si Kuya Clint. Kuya Clint, ikaw ang nag-lead sa pang-8 consecutive championships ng FEU Tamaraws. Ano yung pakaramdam na nakagraduate ka na with another championship? So, una-una kasi, nung opening pa lang ng UAAP, pinangako ko na sa FEU na itong huling championship namin, may bibigay ko sa kanila. Nung in the process pa lang kasi, yung mga kasamahan ko, sinabihan ko na wala naman tayong ibang kalaban kundi sarili lang natin. So, i-execute na lang natin to kung paano natin makukuha yung championship. So, yun naman, nag-came out naman siya na maganda, so nag-champion kami. And then, after that, graduating na din ako, so nakaka-overwhelm siya na naibigay mo isang championship tapos mag-graduate ka na. So, parang nakakalungkot man na alis ka na sa FEU pero kailangan talaga . Ipapaubaya mo din sa iba. At sa tingin ko naman na pasa mo naman sa kanila yung mga gusto mong responsibility na makuha nila. At alam mo ba, madaming naiinggit sa'yo kasi isa ka sa mga atletang nakagraduate na champion pa. Pero syempre, hindi naman alam ng lahat ng mga tao kung ano yung mga pinaghihirapan at behind the scenes na ginagawa natin. How do you guys train? How hard is your training? Kasi sabi nung mga iba naming kalaban is, yung FEU daw kasi, madali lang yung training. Pero hindi nila alam yung ginagawa namin dito inside the campus. Doon talaga kami bumabanat sa weights room. Talagang binibigay namin yung best namin tuwing training. So sa inyo pa lang mayroon ng correction. Kayo-kayo, nagtutulungan talaga kayo. So, pero ngayon, as an assistant coach, ano ba yung pinagbago sa role mo? Siyempre, malaking bagay na naging assistant coach ng mga bata. So, siyempre, yung opportunity na binigay sa akin, kailangan kong gampanan ng mabuti. So, yung mga baguhan namin, iginaguide ko lang naman sila kung ano yung
yung kailangan anong mangyayari sa UAAP kasi siyempre kami na yung mga veterano diyan eh. So execution lang naman ang importante sa UAAP. Kasi lahat naman malalakas, execution lang talaga ang importante. So yun ang yung execution na yun ang pina-perfect namin. Kaya yun din ang isang factor na nagtatap kami sa UAAP. Sino ba namang hindi irerespeto si Coach Clint na buong 5 years niya sa UAAP, eh, champion lang naman siya. Ano ba yung mga natutunan niya sa sport? Sa akin, siyempre, yung number one is disiplina. Kasi, ayun yung dadalhin mo pagka-graduate mo eh. Sa workplace mo, ayun yung gagawin mo. Dapat disiplinado ka sa lahat ng bagay. Dapat marunong kang, especially yung time management. Sa akin naman po, yung experience ng bilang isang athlete. Kasi, once na gumagawin na kami dito, pwede namin ipasa sa mga new generation ng mga athlete na darating. Napakasarap naman pakinggan na ganun yung iniisip nitong mga seniors na to, always paying it forward. At dahil dyan, it's time to train with the hashtag champions. So, una-una natin gagawin is walking. So, hindi siya ordinary na walking lang. Ang gagawin natin una is heel to toe tayo. So, we're walking heel first, going to toe. Kasi dito natin matututunan kung paano tayo mag-push up sa ground. Basic lang siyang gawin, pero marami ka na matututunan while walking lang. So yung susunod is yung march. So parang yung walking, pag land niya, heel to toe pa rin siya. So ganito siya. Ito, heel, first, and then toe, heel. So parang ginagawa natin, coach, slowly lahat ng gawin natin mamaya sa pagtakbo? Ang running kasi hindi naman siya ganun kadali kung tutusin eh. Kailangan matutunan mo talaga yung proper skill, proper running. So next is yung skip. Skip na tayo. Same thing siya, heel to toe pa rin pag land natin. So, let's go. Tapos na kami mag-warm up, tapos na kami mag-jogging. At ngayon, syempre, hindi ko na papalampasin to. Sasabayan ko ang nag-iisang champion at ang buong FEU Tamaraws sa controlled sprinting. Tingnan nyo kung tatalunin ko sila. Yung pagdating sa starting position kasi may sukat, may tamang sukat din yan. So two steps siya going to the first block. So three steps going to the second block. Then wait lang ang tataas. Alam mo, sobrang binilisan ko na, pero siya, parang nagja-jogging lang siya. So, sobrang nice at nakaka-inspire talaga makasama itong buong FEU Tamaraws na very competitive at very motivated to, siguro, to get another championship in the UAAP. Kaya naman, kahit pagod pa ako, one more round with FEU Tamaraws track and field team. Abangan nyo ang iba pa namin makakasama na certified hashtag champions sa ating next stop here on UTown. FEU! Libre! Maraming salamat sa ating track and field champions, ang FEU Tamaraws. Sakto-sakto sa tapang at bilis ng Tamaraws, di ba? Tapang nila. Kaya naman, good luck po sa inyong campaign para sa 9-peat. And up next, makikilala po natin ang mga FEU Lodies na sumigaw laban sa body shaming through their short film. And later on, alamin po natin ang mga must na may tatak Tamaraws sa ating FEU Campus Guide. At makakapag-throwback ang dalawa sa hinahangaan nating hardcore heroes sa FEU Represent. Nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng UTown! Season 3!